Lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1052 at may title nga daw ito na New Morning. Meaning highly possible na makikita natin ang Dawn o ang bukang liwayway sa chapter na to. Syempre itong pagsikat nga ng araw ang tanda na tapos na talaga ang laban nila Luffy at Kaido. At tanda rin ito na malaya na talaga ang Wano. Baligaya nga ng inaasahan may escalation na naman ngang mabubuo sa part ng Marines at itong Straw Hat Pirates. Dahil alam naman natin na sa tuwing matatalo ni Luffy ang main villain sa isang arc, dito na sumusulpot itong mga Marines para hulihin itong sila Luffy. Gaya na lang sa Dressrosa arc o sa Alabasta arc. Bali mas talakayin nga natin itong tinutukoy ko mamaya. So ang unang impormasyon nga sa spoilers umalis na nga daw itong si Zunisha. Since hindi naman daw bukas ang borders netong Wano. Bali itong pag-alis nga ni Zunisha sa Wano nang hindi man lang tumutulong kila Luffy, isa lang itong sign para sa akin. Sign ng world government na atakihin itong Wano. Since nakita naman natin na takot itong mga barko ng world government nung makita nila itong napakalaking elepante na si Zunisha. Kaya naman obviously susugod na itong mga barko ng world government na nakapaligid sa Wano. Ang sumunod na impormasyon naman sa spoilers yung patungkol kay Basil Hawkins. At yung sinabi niya kay ex-Drake patungkol sa isang tao na 1% na nga lang daw ang tsansa na mabuhay pagsikat ng araw. So ang tinutukoy pala ni Hawkins dito hindi si Luffy o si Kaido. Bagkos siya mismo. Kung matatandaan nyo, in chapter 990 nga nag-predict itong si Hawkins gamit yung tarot cards niya. At ito nga rin yung naging decision point ni ex-Drake para kumampi kila Luffy instead na manatili sa Beast Pirates. Bali dahil nga daw sa pride nitong si Hawkins kaya hindi niya ginaya si ex-Drake na bumaliktad sa Beast Pirates. So as of now nga wala pa tayong update kung namatay nga ba itong si Hawkins o currently buhay pa ba siya. Anyway, nabalik nga daw yung scene sa Flower Capital. At this time nga daw 1 linggo o 7 araw na nga daw ang nakakalipas simula nung matalo ni Luffy itong si Kaido. Nakakita na nga daw tayo ng progress sa Wano. I'm sure na itong tinutukoy na progress dahil ito sa ginawang speech ni Momonosuke sa last chapter. Kung saan inanyayahan nga niya ang bawat mamamayan ng Wano na magtulong-tulong para sa pagbabago nitong mismong country nila. Sa part nga nitong 7 araw na daw ang nakakalipas, I wonder kung ano nang update kila Luffy at Zoro. Since sila ngang dalawa ang pinakanapuruhan sa naging bakbakan sa Beast Pirates. As of Eustace Kid naman, kasama pa rin kaya niya ang Straw Hat Pirates? O umalis na kagad siya ng Wano? At ang pinaka nakaka-curious ngang tanong para sa akin ngayon, ano na ang susunod na hakbang ni Trafalgar Law? Dahil alam naman natin na yung binuo nilang alyansa ni Luffy during Punk Hazard Arc, ang usapan nga lang nila, papabagsakin nga daw nilang dalawa si Kaido. At ngayon ngang tapos na itong napagkasunduan nila, ano na ang susunod para kay Trafalgar Law? Aalis na ba siya sa tabi ng Straw Hat Pirates? May iba ba siyang pupuntahan? Bali sa tingin ko nga mas makakabuti kung didikit pa rin itong si Trafalgar Law sa Straw Hat Pirates. Hindi bilang sidekick para kay Luffy. Bagkos parang ito na nga yung magbubukas ng panibagong goal para sa kanya. Dahil alam naman natin na gaya ni Nico Robin sobrang curious nga rin itong si Trafalgar Law sa mga tao na may mga initial na D sa mga pangalan nila. Sa tingin ko nga itong naging pag-uusap nila ni Nico Robin patungkol sa Will of D ang magti-trigger kay Trafalgar Law na sumama pa rin sa Straw Hat Pirates papunta sa Laughtail. Since may knowledge nga naman itong si Trafalgar Law na may 2 road poneglyph na itong sila Luffy. At kapag nahanap pa nga nila itong 3 road poneglyph na tinatago ni Kaido, isa na nga lang at malalaman na nila kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Will of D. As well as sa totoong nangyari 800 years ago. Kaya naman para sa akin nga mas makakabuti kung hindi iiwan ni Trafalgar Law itong Straw Hat Pirates. Teka, kayo ba? Gusto nyo bang umalis na itong si Trafalgar Law sa tabi ng Straw Hat Pirates?
Straw Hat Pirates, ngayong tapos na ang misyon nilang pabagsakin si Kaido? O still, gusto nyo pa rin siyang manatili sa tabi netong sila Luffy? Bali kung may suggestion nga kayo, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Anyway, ang sumunod ngang nilalaman netong spoilers, sinasabi nga na itong sila Apu at Inbi nga daw, gumawa ng sarili nilang alyansa. I wonder kung saan kaya mapupunta itong dalawa na to. Dederecho kaya itong si Apu kay Big News Morgan? Bali, ang pinaka nakakalungkot ngang parte netong spoilers, itong pag-a-announce na kumpirmado na nga daw at namatay nga daw itong sila Ashura Doji at Izu. Kung maaalala nyo, namatay nga itong si Ashura Doji dahil sa nag-sacrifice nga siya na saluhin itong bomba na hinagis ni Kanjuro. Samantalang si Izu naman, namatay dahil sa pinigilan nga niyang makaalis itong CP0 papunta sa rooftop. Sa part nga ni Ashura Doji, nakakalungkot lang at namatay siya. Since isa nga siya sa masasabi kong pinakamalalakas na miyembro na itong mga Scabbards. Halos kapantay nga niya in terms of strength itong si Denjiro. Nakita naman natin na dalawa nga silang humarap kay Kaido para makatakas itong mga kapwa nila Scabbards. At isa pa, isa nga rin itong si Ashura Doji sa nakasaksi kung gaano karami ang namatay na samurai simula nung mawala itong si Oden. Sa part naman ni Izu, dito nga ako mas nalungkot dahil kung maaalala nyo, nung magkita nga ulit sila ng kapatid niyang si Kiko Nojo, grabe nga yung pagkamiss nila sa isa't isa. At masasabi mong mahal talaga nila ang isa't isa. Ang patunay nga dyan, sa mga huling sandalingan itong si Izu, yung kaligtasan pa rin ni Kiko Nojo ang iniisip niya. Sayang nga lang at hindi nagawang makaligtas netong si Izu. Panigurado sana na mananatili na siya sa Wano. Since alam naman natin na wala na itong sarili niyang pirate crew, I wonder kung ano kaya ang magiging reaksyon netong si Kiko Nojo once na malaman niya na to. Syempre, as well as si Marco. I'm sure na sobrang sakit na naman to sa part ni Marco. Bale, ang huling impormasyon nga sa spoilers at ang masasabi kong pasabog sa paparating na chapter, itong pagre-reveal na itong si Admiral Green Bull nga daw, papunta na sa Wano. So itong senaryo nga na to, pwede nating sabihin na parehas itong senaryo na to during sa pagtatapos ng Punk Hazard Arc. Kung matatandaan nyo, nilabanan nga rin ni Fujitora itong si Luffy bago rin sila makaalis sa Punk Hazard. Pero medyo iba na nga yung sitwasyon ngayon. Dahil kung maaalala nyo, nasa paligid nga itong si Rablucci at ang World Government. Kung saan ang mission nga nila, ang madakip itong si Nico Robin. At itong si Admiral Green Bull naman, hindi nga mukhang mabait gaya ni Admiral Fujitora. Kaya naman panigurado, makakakita tayo ng bakbakan sa magkabilang panig. Bali, ang wild guess ko nga sa pagdating netong si Admiral Green Bull sa Wano, kung makita nga natin siya na siya ang magkokomand sa mga tauhan niya kung paano makakapasok sa Wano, malamang natagawano noon itong si Admiral Green Bull. Malay natin, related pala siya sa mga Shimotsuki. Anyway, napakarami pang ang naiwang tanong ngayong unti-unti nang ang matatapos itong Wano Arc. Napakarami pang ang misteryo ang nakapaloob sa mismong Wano Arc na currently hindi pa nasasagot. Gaya ng ano nang nangyari kila Big Mom at Kaido. Nilamon ba talaga ng magma ang mga katawan nila? Yung mga anak ni Big Mom na nahulog sa waterfalls, nasaan na kaya sila? At bakit hindi na sila nakabalik pa sa Wano? Yung road pony glyph nga rin ni Kaido, wala pa rin tayong balita. At lastly, kung ano na nga ang susunod na arc pagtapos netong Wano Arc. Bali, sa tanong nga kung ano na yung susunod na arc, sa tingin ko nga na nakadepende ito sa paghuli kay Robin. Dahil kung magtagumpay nga itong sila Rablucci na matangay itong si Robin papunta sa Five Elders, malamang napapunta na tayo sa endgame. At ito nga yung final war. Since obvious naman na ililigtas nila Luffy itong si Robin bago sila pumunta sa ibang isla. Pero kung hindi nga mahuhuli si Robin na itong sila Rablucci, sa tingin ko nga na magkakaroon pa ulit tayo ng isang side arc, gaya na lang ng Elbaf Arc. Anyway, mas tatalakayin na nga lang natin ng mas detalyado at mas malalim itong chapter 1052, syempre once na lumabas na yung full chapter neto. Kaya stay tuned lang sa channel natin para updated kayo sa mga One Piece happenings. So yun lang. Peace. 人を思い、広い心を持つ立派な男になるんだ。